Unti-unti nang bumubuti ang panahon sa mga probinsyang dinaanan ng Bagyong Samuel sa Visayas at Mindanao. 5 beses na naglandfall ang bagyo na nagdulot ng baha at landslide sa ilang lugar. Live mula sa Bacolod City, may report si John Consulta. John? Joseph, tumila na nga ang pag-ulan sa Bacolod City matapos maghapong maramdaman ang sama ng panahon na dala ng Bagyong Samuel. Malakas na ulan ang naramdaman sa Eastern Samar kung saan unang naglandfall ang Bagyong Samuel kagabi. Dahil dyan, binaha ang ilang barangay sa mga bayan ng San Julian, Canavid, Dolores, Oras, Hipapad at Arteche. Nagka-landslide pa sa isang highway sa Hipapad pero natadaanan pa rin ng mga sasakyan ang kalsada. Wala namang naiulat na nasaktan. Patuloy na binabantayan ng lokal na pamahalaan ang posibleng pag-apaw ng Taft River. Magdamag na bumuhos ang ulang dala ng Bagyong Samuel sa Tagbilaran, Bohol. Ilang kalsada at mapapapang lugar ang agad na binaha. Sa Kandihay, mahigit 100 at 40 pamilya ang inilikas. Ang mga nasa coastal area naman sa Baybay City, Leyte, pinaligas na kahapon pa lang. Kagabi, malakas ang hampas ng dagat sa mga lugar na ito. Meron talagang matitigas yung ulo. Kahit anong gawin natin na pag-usapan, ayaw pa rin lumikas kasi may mga gamit daw sila na may iwanan. Sa Bacolod City, nagpumilit pumalaot ang ilang mga isda kahit ipinagbawal muna ito sa gitna ng masamang panahon. Pero may mga tumalima naman sa utos at inaangkla muna ang kanilang mga bangka sa mababaw na parte ng dagat. Sa pantalan ng Banago, maraming 10-wheeler ang stranded dahil kinansela ang biyahe ng mga roro. Sa Boracay, mahigit 100 at 40 pasahero naman ang hindi nakabiyahe. Sa ngayon, unti-unti nang bumubuti ang lagay ng panahon sa maraming lugar na sinalanta habang papalayo ang Bagyong Samuel. Sa Surigao City nga, maayos na ang panahon at umaraw na kanina. Dahil dyan, pinauwi na sa kanilang bahay ang mga pinalikas na residente. Balik eskwela na rin ang mga estudyante. Nagsimula na rin bumiyahe kaninang umaga ang mga bangka mula sa Surigao City papunta sa malalapit na lugar gaya ng Dinagat Islands. Dapat Lunes kami makauwi. Walang biyahe nung Lunes. Nagbalik operasyon naman ang pantalan bago magtanghalian kanina. Joseph, dahil lifted na ang signal number 1 dito nga sa Bacolod, ay may pasok na bukas ang lahat ng levels ng ating mga eskwelahan dito sa lungsod na ito. No? At, pero dahil meron pa rin ang signal number 1, Joseph, sa may bahagi ng Iloilo, ay pinagbabawal pa rin ang paglalayag ng mga roro at fast craft vehicles mula rito sa Bacolod, papunta sa Iloilo at maging sa Panay Islands. Joseph? Alright, John, may estimate na ba yung lokal na pamahalaan kung magkano yung pinsala dahil sa bagyo? Usually, Joseph, dalawang araw ang hinihingi ng mga lokal na pamahalaan matapos bago sila makapaglabas ng anumang estimate, ano, mag-cognize dito sa damage na binunsod nitong Bagyong Samuel. Pero initially, Joseph, dito sa Bacolod City ay wala namang naitala na pinsala o damage. Sa katunayan, wala ngang naganap na preemptive evacuation sa ating mga kababayan dahil walang masyado nakitang peligro sa kanilang buhay. Pero nakakuha tayo ng impormasyon, Joseph, sa Victoria City, sa may bandang bahagi ito ng northern part, no, ng Negros Occidental, ay nagkaroon ng pagbaha sa isang coastal barangay at 35 individual o 20 families ang in-evacuate dito ng Coast Guard dahil nga pinasok ng baha, no, yung kanilang area. Kung kaya't patuloy pa rin kinakalap ang ragdagang impormasyon para makumpleto yung datos kaugnay sa naging pinsala ng bagyong ito sa bahagi ito ng Negros Occidental. Joseph. John, may nabanggit ka lang kanina yung mga roro, bagaman wala ng signal dyan, yung tatawiran yung meron. So, ulitin lang natin yung mga para sa mga kababayan natin na may balak na bumiyahe, kung kailan yung pwede nilang schedule, no, na sumakay dyan sa mga barko, sa mga roro. Okay. Sa ating initial na impormasyon na nakuha, Joseph, no, talagang mahigpit yung pagbabawal ng mga authority dito sa Bacolod City na hindi mo napayagan itong rorot. Sa katunayan, sa ating pakikipag-usap sa kanila, Joseph, kanina, ang dami ng mga tawag, mga request na payagan na sana ang paglalayag. Pero naninindigan yung ating mga otoridad dito, Joseph, na hindi talaga pwede isugal ang buhay ng ating mga kababayan. Kahit na dito sa area ng Bacolod, medyo tahimik na yung dagat. Pero ang punto nila ay yung area ng Iloilo, kung saan mayroon pang storm signal number 1, doon naman medyo turbulent yung
dagat, kung kaya't maaaring malagay sila sa peligro. Kaya't sila, ang taya ng ating mga otoridad dito, Joseph, maaaring sa Biyernes ay maaaring malaki na yung posibilidad na makapagpatuloy na o mag-resume yung biyahe ng RoRo at Fast Craft papunta sa iba't ibang bahagi nga dito sa Visayas mula rito sa Bacolod City, Joseph. Okay, so Biyernes pa. Maraming salamat, John Consulta.